Mayroon bang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos? Para sa isang anak ng Diyos na pinanganak na muli, walang kasalanan hindi mapapatawad ng Diyos. Ang lahat ng kasalanan ay pinatawad na doon sa krus para sa mga tunay na kay Kristo. Si Jesucristo ang naging handog sa ating kasalanan, ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Gayunman, may kondisyon para sa kapatawaran ng Diyos sa kasalanan. Dapat na lumapit ang tao sa Diyos sa pamamagitan lamang ni Jesucristo. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko." Ang kapatawaran ng Diyos ay nakalaan para sa lahat ng mga lalapit sa Kanya. Ngunit para sa hindi sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, wala ng kapatawaran pa para sa kanilang mga kasalanan. Kaya nga, ang tanging kasalanan na hindi mapapatawan ng Diyos sa panahong ito ng biyaya ay ang kasalanan ng mga taong nabuhay at namatay sa mundong ito na hindi sumampalataya kay Kristo. Kung ang isang tao ay nabuhay sa mundong ito ngunit hindi tinanggap ang probisyon na ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, pupunta siya sa walang hanggang pagdurusa at habang panahong mahihiwalay sa Diyos at hindi na sila mapapatawad pa magpakailanman. Ang unang sulat ni Juan ay sinulat para sa mga isinilang na muli at may practical na impormasyon kung paano magkakaroon uli ng magandang relasyon ng mga mananampalataya sa Diyos. Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo'y lilinisin sa ating mga kalikuan. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ang talatang ito, kung gagamitin ng tama, ay nagtuturo kung paano mapanunumbalik ng mananampalataya ang kanyang pakikisama sa Diyos pagkatapos niyang magkasala. Ang salitang kung sa simula ng 1 John chapter 1 verse 9 ay ikatlong klase ng kung sa salitang Griego na nangangahulugan na maaring oo, maaring hindi. Mayroong kondisyon dito kung ipahahayag natin. Ang salitang ito sa Griego ay homologia na nangangahulugan na sabihin ang parehong bagay o banggitin ang kaso. Ang salitang homo ay nangangahulugan na pareho at ang logia ay nangangahulugan na salita. Ngunit bilang mga mananampalataya, ang lahat ng ating mga kasalanan ay pinatawad na. Hindi ito nagbibigay sa atin ng lisensya na magpatuloy sa pagkakasala. Sa halip, ang mga sinilang na muling mananampalataya ay lumalakad sa liwanag at sa pakikisama sa Diyos at mabilis na nagpapahayag ng kanilang mga kasalanan kung sila'y nagkakasala upang magpatuloy ang kanilang maayos na pakikisama sa Panginoong Jesucristo. Ang mga nagsisina at sumampalataya kay Kristo ay nagkakasala pa rin naman at kung nakakagawa tayo ng kasalanan, inihihiwalay natin ang ating sarili mula sa Panginoon. Gayunman, nagbigay na ang Diyos ng probisyon para sa ating kasalanan. Inuusig ng banal na espiritu na nananahan sa bawat isinilang na muling mananampalataya sa ating mga kasalanan at sa pagkakataong iyon, maaari tayong tumugon sa Diyos sa tamang paraan sa pamamagitan ng paghingi ng tawad at panunumbalik sa Kanya. Matapos na isilang na muli ang isang tao at tanggapin siya ng Diyos bilang anak, walang anumang gawang makapag-aalis ng kanyang kaligtasan. Ngunit maaaring mawala ang ating magandang pakikisama sa Diyos maging ang kagalakan ng ating kaligtasan kung tayo ay magkakasala. Ito ay malulunasan sa pamamagitan ng pagpapahayag at pagsisisi sa ating mga kasalanan.